Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Ito po Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Ang topic po natin ngayon ay resistors in series. Okay, so isulat natin resistors in series. Okay, so yun po yung topic natin ngayon. Okay, so alam naman natin dyan sa module natin is R total is equals to R1 plus R2 plus and so on and so forth plus Rn. Okay, so ito po yung formula natin. So, i-add lang natin lahat ng mga resistors. Okay, so meron tayo ritong dalawang resistor. So, meaning yung R total natin, pag pinag-combine natin, okay, so ganito po yan. Ito yung symbol ng R1. Say R1 ito. Tapos, connected natin sa R2. Then, ito po yung R total niyan. Okay? So, dito po yung R total. Okay? So, ang gagawin natin is, measure muna natin ito. Ito, measure natin itong dalawang resistor. Tapos, i-connecta natin in series. Okay? So, okay, so i-measure na po natin gamit ang tester natin. Nagdala na po ako rito ng connectors natin. Okay? So, meron tayong connectors. Okay? So, and then, measure natin yung una, yung R1, itong malaki-laki. Okay, so ito yung R1, measure natin. So, wala namang positive yan o wala namang negative yan. Okay, so neutral po ang resistor. Okay, so ayan po yung malaki. So, 21.9 ohms, okay, or 22, malapit sa 22. So, sabihin na natin 21.8. Okay, so 21.8 itong isa. Yung R1 natin is 21.8. So RT is equals to 21.8 ohms yung R1 natin plus yung R2 naman po natin, yung maliit. Okay, so R2 naman. Diyan lang yung R1. Yung R2 naman. Yung R2 naman is 21.71K. Ayan po, nakikita nyo po yung may kilo dyan. Okay? So, 21.73 kilo ohms. So, sulat natin. 21.73 kilo ohms. Okay? So, pag pinag-add po natin yan is, yun na po yung R total. Okay? So, base sa calculator, ito yung calculator ha. Yung R total calculator. Calculated. Okay? So, total na calculated natin. I-add lang natin. Natin is 21,751.8 ohms. Ayan po siya. Or, 21.751 kilo ohms. Ayan po yung sagot natin in kilo ohms. Okay, so anong susunod natin gawin ay i-connect na natin itong in series, itong dalawa. So ganito lang po yan, wala naman tayo ditong breadboard. So i-twist na lang natin yung dulo sa dulo. Okay, so yan na po yung dalawa. Naka-connected na po yan into series. Okay, so series na po yan. And then ating i-measure kung ano po yung value. Okay, so dito yung isa. Tapos yung isang connection and din sa kabila. So, series na po yan. Series connection na po ito. Okay? And then, turn on lang natin yung ating tester. Okay? So, automatic naman po yan. So, ang nangyari, ang sagot po ay 21.75 kilo ohms. Nakikita nyo man po yung K na maliit. Okay? So, 21.76 kilo ohms. Tapos, pindutin natin itong hold. Okay? So, ayan po. So, ibig sabihin, yan na po yung computation or result ng ating sagot. So, 21.76. Okay? So, base rito, sa calculated is 21.75. Tapos, dito sa ating tester is 21.76. So, meaning magkalapit lang po sila. Okay? So, halos magtugma. Okay? So, 21.75 kilo ohms. Dito naman, it's 21.76.
76. Okay? So sana may natutunan kayo sa discussion na to, and God bless us all.